Isang magandang hapon po o magagabi sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo November 25, 2023. Pero bago tayo magpatuloy, palike and subscribe naman po para mamaya ma-update ko po kayo sa ating latest weather update. So may hypnosis pa rin po tayo ngayon ayon sa PAGASA, Shireland pa rin po ang siyang nakaka-apekto sa ilang bahagi po ng eastern section po ng Southern Luzon at Northeast Monsoon naman po siya nakaka-apekto sa Northern at Central Luzon. Easterlies din po nakaka-apekto sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. So makikita nyo rin po sa ating pinaka-live radar, meron pong namumuong active LPA, no? Ang direction po ay Pasilangan. As of now, nasa 30 to 35 kilometers there's po ang lakas ng hangin na ito. Wala pa naman po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Pero ang tinitignan po natin dito, yung pagkilos po ng active LPA na ito dito sa bandang Kanluran at yung extension niya po bilang isang LPA. And as of now, ang nakaka-apekto po sa ilang bahagi ng ating bansa, ang madalas na pag-uulan tuwing hapon at sa gabi sa bandang Eastern Samar at Northern Samar po, dala pa rin po ng tinatawag natin na shoreline na siyang tumatama sa ilang bahagi po ng ating bansa. Sa area po ng Bicol Region, Quezon, Laguna, Batangas, Cavite, Occidental, Mindoro, Marinduque at Romblon, no, ang panahon po dyan, no, ay medyo maulap po, no, at may mahinang pag-uulan especially po sa hapon at hanggang sa gabi. So pinapaalalahanan po mga lugar na yan na mag-ingat po sa banta po ng pagbabaha, landslide din po dahil sa moderate na pag-uulan hanggang sa tuloy-tuloy po at malakas na pag-uulan madalas po tuwing hapon at sa gabi. Sa area naman po ng Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley, no, maulap din po ang panahon dyan, nabibahagya po ang pag-uulan, no, bandang hapon po at sa gabi. So i-check pa rin po natin lagay ng panahon dyan, especially kung may mga lakad po kayo tuwing hapon at sa gabi, ugaling na lamang po magdala ng payong jacket o kaya naman po kapote panlaban po sa ulan. Tulad nga na po ng aking sinasabi, kahit wala naman po active LPA or mga bagyo, super typhoon sa loob ng Philippine Area of Responsibility, may mga binabantayan po tayo ng mga cloud cluster na siya nga pong posibleng maging isang active LPA po dito nga po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Mag-ingat po tayo ngayon, lagi ko pong pinapaalala, mga localized thunderstorm po, no, rainfall shower, heavy rainfall ang posibleng maranasan natin. Madalas po yan tuwing umaga at inaabot lamang yan hanggang minsan alas 8 ng umaga. So maging mapagbantay po tayo sa lagay po ng ating panahon dahil nga po ang shear line, mga localized thunderstorm ay parang super typhoon din po ang lakas kapag ito ay nagsama-sama. So bago nga po matapos ang buwan po ng Nobyembre, posible pa pong dalawa hanggang isang bagyo ang posibleng pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Basta once may maubong mga cloud cluster, ito po ay ating patuloy na babantayan. So marami pa po tayong kaganapan na dapat bantayan, no? At inuulit ko din po sa inyo, maging I'm ready po tayo sa bawat posibilidad dahil never and ever nga po natin mapipredict ang galaw po ng panahon o ng bagyo. So pahabol din po sa area po ng Ilocos Region, Central Luzon at sa ilang bahagi po ng Calabarzon, no, ay maulap po ang panahon dyan ngayong hapon hanggang sa gabi po na may mahina pong pag-uulan hanggang sa paglakas. Depende po yan sa sitwasyon. So magandang bantayan din natin ang lagay ng panahon at i-check muna mga bagay na bagay bago umalis o lumakad po, no, lalo na po yung mga magbabiyahe. So ngayon po, no, sa Metro Manila area naman at ilang bahagi po ng ating bansa, no, maulap pa rin po ang panahon dyan hanggang sa may maulan na panahon at hanggang posibleng lumakas po ito dala ng localized thunderstorm or mga rainfall shower na siya po nakakapekto sa ilang bansa.